Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman po si Maestro Guru upang ihatid sa inyo ang aking kaalaman. Ngayong gabi ay ituturo ko ang isang ritual na matagal ko nang may naaamoy akong amoy patay na daga. Wala na ako ng concentration. Ngayong gabi ay ituturo ko sa inyo ang isang ritual na matagal ko nang tinuro sa mga nakakakilala sa akin. Pero bago ang lahat, para sa mga bagong viewers, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at hit the button bell para ma-update kayo ng mga bago kong pasabog. Nakaranas na ba kayo ng rejection o pagkabigo sa taong inyong pinakamamahal? Nasubukan nyo na bang mabasted? O minsan, nawawalan na ng gana ang inyong asawa o partner sa tagal ng inyong pagsasama? Gusto nyo bang di matuloy ang napipinto ninyong paghihiwalayan? O kaya ay iniwan na ba kayo ng inyong asawa o partner? At gusto nyo itong bumalik sa inyo? Desperado na ba kayo sa inyong buhay pag-ibig? Ang ritual na ito ay para sa inyo. Isang mabisang paraan para manumbalik ang dating matamis ng inyong pagmamahalan. Ito ay sinasagawa upang hanap-hanapin ka ng inyong minamahal at ikaw lang ang tanging iniisip. Tunghayan natin ang ritual na ito. Pero bago ang lahat, kanina pa ako nakakaamoy ng amoy patay na daga. Nak, tinan mo nga parang may amoy patay na daga. Ngayong gabi ay ituturo ko sa inyo ang isang ritual na magpapaantig ng inyong damdamin at puso. Bago ang lahat, disclaimer po muna tayo. Ang ritual na ito ay para lamang sa mga naniniwala. Hindi ko minumungkahi na paniwalaan ninyo ang ritual na ito. Subalit, ang ritual na ito ay matagal ko nang ginagawa at marami na rin akong naturuan sa ganitong pamamaraan. Ang ritual na ito ay tinatawag kong ritual sa sapatos. Atin na pong umpisan ang ating pagre-ritual. Kailangan nating maghanda ng mga kagamitan na ating gagamitin. Kailangan natin ng isang cotton band bago, malinis, hindi pa nagagamit. Kailangan din natin ng lapis o ball pen na hindi pa rin nagagamit. Kailangan natin ng cinnamon powder. Kailangan natin ng kutsara at kailangan natin ng ating lumang sapatos. Ito pa rin ang patay na daga. Sorry.
tagal ko na po kasi hindi nagagamit itong sapatos na ito. Mukhang hinalukay ko sa baol dahil ako po'y nandito. Isensya. Ang ating gagawin ay isulat lamang ang pangalan ng ating asawa. Kung kayo ay babae, pangalan ng inyong asawang lalaki. At kung kayo ay lalaki, siyempre, pangalan ng inyong asawang babae. Kailangan nating magsulat ng kanyang pangalan ng 11 beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pangalan ang ating isusulat sa isang buong papel. At tutupiin po natin ito ng 7. Ganito po ang pagtupi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tupi po ang ating gagawin. Nasundan niyo po ba ako? Matapos nating tupiin ang ating papel, ay isisilid natin ito sa sapatos. Kaliwang sapatos ang ating gagamitin sa pagsilid. Matapos niyan, ay kunin ang inyong kutsara at budburan ng isang kutsarang cinnamon powder ang ating sapatos. Una ang kaliwa. Sumunod naman ay kumuha ulit ng isang kutsarang cinnamon powder at budburan din ang kanang bahagi ng sapatos. Matapos nito ay isuot ninyo ang sapatos. Una ang kaliwang paa. Sumunod naman ang kanang sapatos. Wala kayong gagawin kundi usalin ang ating orasyon ng 21 times. Ito po ang ating orasyon. Bumalik ka sa akin. Ako lamang ang dapat mong mahalin. Sasambitin natin iyan ng 21 beses. Ang pagsambit ng ating orasyon ay simula ng pasigaw hanggang matapos ang inyong pagbigkas ng 21 times. Habang binibigkas natin ang orasyon ng 21 beses, ay ipapadyak natin ang ating mga sapatos na para tayong nagmamartsa. Ganyan po ang kung kayo ay lalabas, gagamitin ninyo ang inyong lumang sapatos. Pasensya na po, wala po pa. Kung kayo ay lalabas,
gagamitin ninyo ang sapatos na ito na nilagyan natin ng cinnamon powder magkabilaan. Andudun din sa kaliwang bahagi ng ating sapatos ang ating tinuping papel. Hindi nyo maaaring ilabas ang... Ang ritual na ito ay ginagawa tuwing Biyernes lamang. Mainam ito kung lalo na kung uumpisahan ninyo ng kabilugan ng buwan. Ang ritual na ito ay napakabisa. Tinitiyak ko sa inyo na hindi ako mabibigo ng pagre-rekomenda sa inyo ng ritual na ito kung hindi ko pa ito nasubukan. Marami na rin akong naturuan sa ritual na ito. Hindi lang isang tao, kundi libo ng tao ang naturuan ko ng ganitong pagre-ritual. At ngayon naman ay ibabahagi ko sa inyo ang aking nalalaman upang manumbalik ang pagmamahal ng inyong asawa o partner sa atin. Ang ritual na ito ay kadalasang ginagawa tuwing Biyernes, di po ba? Hindi nyo maaaring ilabas ang papel sa na isinid natin sa sapatos na ito hanggat hindi dumadating ang susunod na Biyernes. Kung nararamdaman ninyo na ang inyong asawa ay hindi pa nagpaparamdam, ulit-ulitin lamang ang paggawa ng ganitong ritual at tinitiyak ko sa inyong hindi kayo mabibigo. Harinawa ay nakatulong ako sa inyo ng bahagya. Ako po si Maestro Guru. Maraming salamat po. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Thank you for watching. Maestro Guru. Don't forget to like, share, and subscribe.